maganda po ang ating Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Highest praise, glory, and honor to our dearest Lord Jesus Christ. Hallelujah. Double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor with this child, Almeda, and cherishing the loving memories of our beloved assistant pastor, Lina Almeda, and to their beloved Almeda children. Praise the Lord. Sa ating po beloved ordained preachers, beloved preachers, co-workers, minamahal po na mga kapatidan. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan ng ating mahal na po yung susumuling pagkakataon na binigyan niya po ako ng privilege mo na mahal na makapag-share po ng kabutihan po ng ating mahal na Panang Jesus. Praise the Lord. Meron po kong gustong i-share sa inyong patutuo, mga minamahal, na ever since, hindi ko pa po talaga ito na ibahagi po sa inyong mga mahal, yung pagpadamat po ng pag-ibig ng ating mahal na Panang Jesus, na sa gitna po ng ating mga kahinaan, talagang tinuturuan po tayo ng ating mahal na Panang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pa-share ko po sa inyo, mga minamahal, kasi po nung before po kami na-save, mga minamahal, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hook up po kami ng ate ko, kababasa po ng mga pocketbooks, mga novels, mga minamahal, talaga nga, kumbaga, talaga nga, never na mawala sa time namin every week na magbabasa kami ng mga novel at mga pocketbooks, mga minamahal. Nung bago po kami na-save sa banal na gawain ito, nakarinig po ako minsan po ng isang testimony, mga minamahal, na kababasa niya po ng pocketbooks, pinaalalahanan po siya ng mahal na Panginoon na nabulok po yung dalawa niyang kamay. Pero as baguhan, mga minamahal, hindi ko po talaga namin naunawain yung minamahal, hindi po namin naunawain ang ate ko until such time, mga minamahal, na talagang naging grabe pa po yung pagiging addict namin, pagbabasa ng mga novels, mga pocketbooks, na ginagawa ko po sa school, mga minamahal, kasi nung time na po yun, nag-stop na pong ate ko sa pag-aaral kasi may calling na po siya bilang isang worker, mga minamahal. So ako na lang po yung nag-aaral, mga minamahal. Dinadala ko po sa school yung pocketbooks, nakikipag-swap ako sa mga classmate ko, talagang nagbababa po kami magbasa, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, madalas po kami pagsabihin ng beloved father ko noon na bakit siya nang binabasa niyo? Mga katang isip lang yan, walang katotohanan. Gawa-gawa lang ng mga tao. Dapat ang binabasa niyo, banal na kasulatan, ang Bible, kasi talagang lahat yon factual, mga minamahal. Pero dahil sa gitna po ng kabataan, nandiyan po yung pagkatigasan po ng ulo na para po hindi ka po yung mapansin po ng beloved father ko na, mga minamahal, nagpapatay po kami ng ilaw ng ate ko, tapos naglalamparila lang kami para makabasa lang po ng mga novels at mga pocketbooks. Pero alam niyo po, minamahal, talaga po ang pag-ibig na mahal na Panginoon ay tunay, mga minamahal. Ayaw niya po na mapariwara po tayo. Alam niya po, minamahal, nagulat na lang po ako one time ang ate ko po, kasi siya po yung nakakatanda, mga minamahal. Bigla pong nagkataktak yung nahulog po yung mga buhok niya, mga minamahal, na talagang na-semi, parang semi-kalbo na po yung ate ko, mga minamahal. Nahulog po yung buhok niya, mga minamahal, tapos nabulok po yung isa niya pong paa, mahunamahal. Tapos, tinatanong po siya ng beloved father ko. Kinausap po namin. Tapos, yun po, mahunamahal ang revelation sa kanya na mahal na po yun noon. Yung kababasa niya po ng mga pocketbooks at saka mga novels, mahunamahal. Alam niyo po, hindi ko na po inantay na pati ako paluin ng ating mahal na Panginoon. Naging turning point po yun sa akin, mahunamahal, na pati po ako. Sabi ko, ate, huwag na tayo magbasa ng novels saka pocketbook. Talagang mahal tayo ng mahal na Panginoon kasi tinuturuan niya tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And I was so thankful, mga minamahal, na until na nakarecover na po ate ko, mga minamahal, sa kabagan natin, mahal na Panginoon, na overcome po namin yung kahinaan namin yun. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Na alam niyo po, minsan pag dumadaan po ako ng mga bookstore, kasi talagang bookworm po talaga ako, mga minamahal. Minsan pag nakakita ako ng mga books, parang dadalhin ako doon naman, pero pag hawakan ko pala yung libro, parang may small voice na po na nagsasabi sa akin, ano na naman yan, yan na naman. Alam niyo po, salamat po talaga sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa mga kahinaan na na-overcome, mga minamahal. Auntie, mga minamahal, ibahagi ko rin po sa inyo nitong lately lang, mga minamahal. Hindi po to put myself down, mga minamahal, kundi para maging leksyon po sa ating lahat, na tunay nga po malapit na po magbalik ang ating mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal, itong mga talaga po mga nakaraan, talagang nangungusap na po sa akin ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kasi po talagang na-hook up po ako kapapanood ng mga Korean drama, Chinese drama. Siguro po marami po sa inyo dyan, mga minamahal, nanonood ng mga teleserye, mga movies, mga minamahal.
Ako po sa Korean drama at saka Chinese drama, na hook up po talaga ako sa kapapanood, Gawin na Mahal. Na actually, meron pa po akong dalawang app, kumbaga na pinagpapalit-palitan ko, Gawin na Mahal. But I know the Lord is talking mo, na Mahal. Lagi pong nangungusap sa akin, na Mahal na Panginoon, na hindi po siya nalulugod. Kasi ever since, Gawin na Mahal, since nag-bautisman po ako, narinig ko na pong Bible study ng beloved mama. Yung kapapanood po ng mga movies, Gawin na Mahal, sabi po ng beloved mama, oo, nasasatisfy ka, may enjoy ka, pero hindi mo alam sa isip mo, ginagawa ng basketball court ng kaaway yung utak mo, ilang puntos na ang meron siya, na itinatanim niya sa isip mo, itinatanim niya sa puso mo, Gawin na Mahal. Siyempre, Gawin na Mahal, kami, sa aming mga pagpupuri, after po magpuri, pag nasa comfort zone na kami sa mga kwarto na namin, kami na lang, wala nang nakakakita sa amin, Mami na Mahal. Pero alam niyo po, ang mahal na po noon, 24/7 po siya nakabantay, Mami na Mahal, na hindi po tayo makapagtago ng mga kahinaan po natin sa ating mahal na Panginoong Jesus, Mami na Mahal. Na every time na minsan nagbababad po ako manood, pagkatapos noon, mga past 12 na din, titingnan ko yung relo, ilang oras na lang kayo na magpupuri na kami. Parang may bumubulong sa akin na, oh, sinong lugi? Ilang oras na lang tulog mo? Bukas, antok-antokin ka na naman. Sa tingin mo kaya, naging pagpapalo? So, parang talagang laging may ganun ng usap. Pero parang ang hirap i-give up to the fact na parang na-hook up ka na talaga. Kumbaga naging ritual mo na, nasanayan mo na yung ganun, Mami na Mahal. Alam niyo po, Mami na Mahal, first, I make a move, Mami na Mahal, na every time na after puri ng gabi, hindi na po kumahawak ng phone, natutulog na ako. Pero sa hapon, nanonood pa rin po ako, Mami na Mahal. Tapos one time po, that was Wednesday, before po ako nagkasakit nito, nung medyo hindi niyo po ako nakita, Mami na Mahal. Nung Wednesday na yon, that was 12 na after po ng gawain, nakapanood pa po ako, Mami na Mahal. Before that, Mami na Mahal po pala, nakakita po ako ng isang post po ng kapatiran na nag-explain po siya. Kasi marami po nagtatanong na bawal po bang manood ng movies? Hindi po ba allowed ang manood ng movies? Pero alam niyo po, Mami na Mahal, yung paliwanag niyo doon, that is self-examination. Ikaw na po ang magtanong sa sarili mo. Sa paninood mo ba, sa pinanood mo, pinagpala ka ba spiritually? Sa pinanood mo ba, nakapagbigay lugod ka ba sa mahal na Panginoon? Doon sa pinanood mo ba, sa tingin mo, natuwa ba ang mahal na Panginoon? Ikaw na mismo ang magtanong sa sarili mo. So nung nabasa ko po yung post na yon, ako mismo nakapansin na talagang hindi talaga. Pero hindi ko siya maipost gawa ng ako, nandoon pa ako sa gitna ng kahinaan, Mami na Mahal. Alam niyo po, Mami na Mahal, nung time na yun, that was Wednesday night, 2 weeks na po na hindi na po ako nagbababad, kumbaga, pero nakakapanood pa rin po ako. Nung time na yun, that was Wednesday, 12 midnight, sabi ko, pagkatapos nun, meron na namang nagsalita sa akin. Sabi niya, kailan mo ba ititigil yan? Parang talagang nangungusap po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, Mami na Mahal, umiyak po ako sa mahal na Panginoon, Lord. Make a turning point for me na ma-overcome ko to kasi alam ko babalik na po kayo. Kumbaga, hindi ko ma-share sa iba na hindi to dapat ginagawa. To the fact na ako naka-hook up ako sa ganitong kahinaan, Mami na Mahal. Alam niyo po, Mami na Mahal, iniluod ko sa mahal na Panginoon, iniyak ko, Mami na Mahal. Until na Thursday, pagka-Friday, nakaramdam po ako ng pain sa right side ng ulo ko, Mami na Mahal. Hindi po siya yung normal na nararamdaman ko lang ng sakit sa ulo. Pumasok na agad sa isip ko, kasi alam niyo po, Mami na Mahal, kung baguhan pa po tayo, pag nagkakamali tayo, direct po ang paalala ng mahal ng Panginoon. Pero pag tumatagal na po tayo sa paglilingkod, Mami na Mahal, gusto na mahal na Panginoon, binibigyan niya po tayo ng conviction. Pero gusto na mahal na Panginoon na tayo po mismo ang maghingi sa mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng freedom of choice na mahal na Panginoon na tayo mismo ang mag-request sa Kanya na, Lord, strengthen me na ma-overcome ko yung kahinaan ko. Hallelujah. Alam niyo po, Mami na Mahal, nung mga time na yun, nung sumakit po yung ulo ko na sunod-sunod, wala po siyang tigil since gumising ako ng umaga hanggang sa naghapon na lang siya. Hindi ako makatulog, Mami na Mahal. By that time, pumasok na sa isip ko, Lord, ito na po yun. So,
in-uninstall ko yung dalawang app. Hindi na ako makahawak ng cellphone kasi pag tumatagal po ng 10 minutes, masakit na po yung ulo ko, mga minamahal. Until na Friday, Saturday, everyday, nag-grow yung pain, mga minamahal. Hanggang Sunday po yun, nagpaawit pa ako. Pero may nararamdaman na po kung hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. So everyday nadadagdagan yung pain, pero I never question the Lord. I thank Him for His love, mga minamahal. Dahil sabi ko, mahal na Panginoon, ito po yung turning point na hinihingi ko na magiging ako mismo magte-testify na mahal niyo po ko, ayaw niyo po kong mahukap sa ganitong kahinaan. Na ma-share ko po sa iba na hindi po nyo kinalulugdan yung mga ganong gawa mo, minamahal. Kasi hindi lang po yan mga series, mga drama, teleserip, kasama po dyan mga Mobile Legends, mga TikTok, mga minamahal. Yung mga nasa social media, mga minamahal, although may mga panahon nagiging useful sila, pero kailangan po nating maging maingat, mga minamahal, dahil malapit na po magbalik ang ating mahal na Panong Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, wala po ako munang pinagsabihan. So, parang deep inside, sabi sa akin, you need to confess. Kasi pag hindi mo i-confess, may panahon na magagawa mo pa rin yan. So, kailangan mo i-confess. So, everyday nag-grow po yung pain hanggang sa mayroon mo po mga lumabas po sa hair follicles ko na mga mapupula po siya ng mga red lump, mga minamahal. Hanggang sa Wednesday na gabi, nag-chill na po ako. Grabe na pong lagnas ko. Lagnat ko, mga minamahal. Kumbaga yung pain ng ulo ko, hindi na po siya bearable, mga minamahal. Sabi ko, Lord, thank you for your love. Alam ko, pag-ibig niyo po ito. Kaya nakakaramdam po ako ng ganito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, Thursday, nagpalayas po ako. Inaantay ko po na i-counsel ako. Tanungin ako nga, baka may pagkukulang ka or what. Kaso hindi eh. Siyempre, siguro alam nila na, Lu, matagal ka na. Ang unang dapat mong gawin, magsisi ka. So, wala pong counsel na nangyari, which is yung talagang inaantay ko naman. So, Wednesday na gabi, grabing lagnat ko. Thursday, nagpalayas ako. Pagka-Thursday po ng gabi, nandun po yung peak talaga na hindi ko na po kaya yung sakit ng ulo ko. Nasabi ko, mahal na Panginoon, kung hanggang dito na lang po ako, salamat po sa buhay na binigay niyo sa akin, mahal na Panginoon. Kumbaga, yung sagad-sagad na pagsisisi, mahal na mahal. Nag-chat po ako sa beloved kuya ko, kuya, i-pray mo ako. Tapos, gusto niyang ilayas ako through messenger, mahal na mahal. Kaya lang hindi ko na po talaga maano yung cellphone ko dahil ang sakit na po talaga ng ulo ko until pagka kinabukasan, mahal na mahal. Thursday, Friday na po, muna mahal. Lumapit po sa akin ng kuya ko, beloved kuya ko, muna mahal. Tapos, tinanong niya ako, Lu, ano sa tingin mo? Ano ba yan? Pinag-pray niya po, muna mahal. Kinausap niya muna ako, sabi niya na, ano ba yan sa tingin mo? Trials? Paalala? Doon na po ako nag-open up, kuya. Paalala po ito ng mahal na Panoon kasi masyado akong nag-hook up sa mga K-dramas, Chinese dramas. Dalawa pa nga yung app ko. Sabi ko na nangungusap na sa akin ng mahal na Panginoon na itigil ko pero hindi ko magawa. Then nag-ask ako sa mahal na Panginoon ng turning point. So ito yung binigay ng mahal na Panginoon para lagi kong maalala ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Praise na ma-overcome po yung mga ganyang kahinaan, mga minamahal. So alam niyo po, after ko po yun i-confess, mga minamahal, nakatulog po ako. Nakapag-rest po ako, mga minamahal, gradually. Salamat sa kabutihan na ating mahal na Panginoon, Jesus. Although hindi po talaga kaagad tinanggal ng mahal na Panginoon, dahil siguro sabi ng mahal na Panginoon, anak, gawin mo yung palatandaan na hindi mo na maulit yung kahinaang nagawa mo. This is not to put myself down but to share with you, mga minamahal, dahil alam ko po na marami pong mga Kristiyanong nakakalimot na minsan pag makita natin, akala natin okay lang yung mga nasa TV, lahat pwede nating mapanood. Mga minamahal, ayaw po na mahal na Panginoon na marurumihan po yung mga isip natin, mga minamahal. Ang gusto na mahal na Panginoon, kayo mismo mag-examine sa sarili nyo, nagiging pagpapala ba itong pinapanood ko? Nalulugod ba ang mahal na Panginoon? Tayo po mismo magtanong sa sarili natin. If hindi, we need to stop, mga minamahal, dahil hindi na po talaga matagal magbalik ang ating mahal na Panginoon. Anytime now, pwede tayong kunin ang ating mahal na Panginoon. So ang gusto na mahal na Panginoon na maging karapat dapat po tayo sa kanyang harapan, mga minamahal. So labis po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na although admitted po ako hanggang sa ngayon, mga minamahal, hindi na po ako makatagal
pag tumitingin po ako ng cellphone, kaya nga minsan sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako kasi kailangan ko ring magsipra. Pero mahal na Panginoon, gusto kong matandaan sa sarili ko na itong paalala niyo binigay sa akin, pagtuturo niyo po sa akin para lalo po kong tumatag sa paglilingkod sa inyo at maging karapat-dapat. Thank you, dearest Jesus. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, sa mga minamahal.